city or entire region may be endangered by a lethal agent. The conditions at your location make this a possibility. Narito ang mga nangyaring kaganapan sa Philippine Red Cross The Red Report. Noong 18 ng Setyembre, ang Philippine Red Cross at International Committee of the Red Cross ay nagbukas ng 14 na molecular laboratory sa Cotabato City upang lalong mapalakas ang kapasidad ng humanitarian organization sa paglaban ng COVID-19. Ang bagong molecular laboratory ay mayroon 2 polymerase chain reaction machine at 1 ribonucleic acid reactor na nakaproseso na hanggang sa 2,000 test sa isang araw upang mapaglingkod sa naninirahan sa Maguindanao, North Cotabato, South Cotabato at Davao City. Ayon kay PRC Chairman at CEO Senator Dick Gordon, "I would like to thank the International Committee of the Red Cross for this partnership in defeating COVID-19. Sa ngayon ay 200 tests per day lamang ang capacity ng Cotabato Regional and Medical Center at sa pamamagitan ng bagong molecular laboratory, this will further hasten our COVID-19 response and can test up to 2,000 tests per day." Binigyan diin din ni Chairman Gordon ang kahalagahan ng regular ng pagtetest upang malabanan natin ang COVID-19. Kamakailan lang ay binawasan na ng PRC ang bayad sa RT-PCR testing para sa swab at saliva test. Ang swab test na mula 3,800 pesos ay 2,800 na lamang at ang PRC saliva test naman ay mula 2,000 pesos ay 1,500 na lamang. Ben Panga, The Red Report. Kahit patuloy na tumataas ang mga kaso ng COVID-19 dito sa bansa, patuloy pa rin ang Philippine Red Cross sa pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Ngayong 17 ng Setyembre, ang Philippine Red Cross gamit ang kanilang Hot Meals on Wheels food truck ay namigay ng pagkain sa isang apektadong komunidad ng COVID-19, Barrio Bisaya Bus Terminal sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Sa direktiba ni Philippine Red Cross Chairman at CEO Senator Dick Gordon, ay nagpadala ng Hot Meals on Wheels food truck upang maghatid ng mga maiinit na tanghalian sa mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdown. Layunin ng Philippine Red Cross ang magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan, lalo na sa mga panahon na ito. Ako po si Evangeline sa nakatira po sa 341 National Road, Alabang, Muntinlupa City. Marami pong salamat sa Red Cross na dumating kayo dito sa amin at nakamigay ng mga pagkain at marami pong natutuwa at masayahang mga tao dahil nga itong pandemic kasi ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ako po si Gina Dook, nakatira dito sa 341 National Road, Alabang, Muntinlupa, Sitio, Bisaya. Ubus po ako nagpapasalamat sa Red Cross, sa lahat ng staff ng Red Cross at lalo na kay Dick Gordon, sa lahat ng taong natutulungan niya at mas lalo pang lumawig ang kanyang natutulungan. Yun lang po, maraming salamat po sa Red Cross. Napili namin ang barangay na to kasama ng barangay Kupang dahil kung mapapansin niyo ang alam ng mga tao sa lugar ng Muntinlupa ay mayayaman lahat ng tao pero lingid sa kaalaman nila na nag-exist pa rin yung mga community ganito sa isang napaka-urbanidad na syudad katulad nga ng Muntinlupa. And isa ito sa may matataas na cases, lagi silang nasa top 3 cases ng COVID dito sa city ng Muntinlupa. Kaya nakita nyo naman, sila po ay mga usually mga labandera, mga tricycle driver na arawan, kaya apektado rin talaga sila ng pandemya. Kaya maliit man sa mata ng iba yung pinamigay natin sa kanila, malaking tulong na to sa pang-araw-araw nila. Ang Philippine Red Cross ay mayroong 23 na Hot Meals on Wheels food truck. Ang bawat truck ay mayroong kusina na maaaring maghanda ng 100 pagkain bawat oras o 800 pagkain sa isang 8 oras na operasyon. Nitong 16 ng Setyembre, ang mga food trucks na ito ay nagsilbi ng 26,574 na pagkain mula nung nagsimula ang enhanced community quarantine noong 5 ng Agosto dahil sa Delta variant surge sa bansa. Angela Chavez, The Red Report. Matapos masalanta ng bagyong Kiko ang Batanes Islands noong 11 ng Setyembre, nagpadala ang Philippine Red Cross, PRC ng mga staff at volunteers upang masuri ang pinsala na dala ng bagyo. Agarang aksyon din ang isinagawa upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente.
Sa pamumuno ni PRC Chairman and CEO Senator Dick Gordon, nagpadala ang PRC ng non-food items kabilang ang jerry cans o water containers, shelter toolkits for repair, tarpaulins to be used as temporary shelter at flashlights. Ang PRC Batanes chapter ay nakakuha rin ng isang motorcycle, dalawang portable generator units at mga solar lamps para sa mga aktibidad ng chapter at typhoon operations. Nakaranas ng hamon ang PRC sa pagpapadala ng mga kargamento matapos makumpirma ang kaso ng COVID-19 sa nasabing isla. Dahil dito, nagkaroon ng ECQ restrictions at nagpasuspinde ng mga papasok na flight. Ngunit nagawa ng paraan ng Philippine Red Cross upang maipadala ang mga kagamitan sa Batanes. JP Lagada nag-uulat para sa Red Report. Patuloy na sinusuportahan ng Philippine Red Cross ang gobyerno upang labanan ang pandemya. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng COVID-19 testing at pagbabakuna. Bukod sa pagbabakuna, layunin ng PRC na bawasan ang vaccine hesitancy at suportahan ang gobyerno sa pamamagitan ng pagturo ng tamang impormasyon tungkol sa mga bakuna, mga posibleng epekto at mga benepisyo nito. Noong 22 ng Setyembre, nagpunta sa PRC Bakuna Center sa PLMC Mandaluyong si Josh Cullen, ang lead rapper ng SB19, isang kilalang pop group. Ngayon na fully vaccinated na si Josh, hinihikayat din niya ang lahat, lalo na ang mga kabataan na magpabakuna na rin. Ikinuwento niya sa kanyang interview na bagamat may konting discomfort pagkatapos ng kanyang first dose, ang pagbabakuna pa rin ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ng lahat laban sa malubhang epekto ng COVID-19. Patuloy lang sa pagtutok sa mga balitang hatid ng nangungunang humanitarian organization ng bansa, ang Philippine Red Cross. Always first, always ready, always there. Ako si Lay Optinalia at ito ang The Red Report. Plus logistics, plus information technology, equals a Red Cross that is always first, always ready, always there.